Patrick Beverley, mga idol, pinili ang team ng Dallas Mavericks para nga mag-advance sa Western Conference Finals. Tinanong kasi si Patrick Beverley sa show ng ESPN kung sino ba daw ang kanyang pipiliin sa Game 7 matchup neto nila Luka at pati na rin nila Chris Paul. Ang nabanggit ni Beverley, hindi pa daw kasi masyadong experience ang team ng Suns pagdating sa Game 7, samantalang itong si Luka Doncic ay ilang beses na nga daw nakapaglaro sa Game 7 against kala Patrick Beverley nung nasa team pa nga siya ng Clippers. Dagdag pa ni Patrick Beverley, mga idol, na niluto nga lang daw siya ni Luka Doncic last year sa playoffs. He was cooking me. Yan nga ang mga pahayag ni Patrick Beverley. Bukas, sa tingin niya ay mananalo ang team ng Dallas Mavericks. Kayo ba, mga idol, sino sa tingin nyo ang mag-a-advance at kakaharapin ng team ng Warriors? Ano bang sila Luka Doncic at Dallas Mavericks or ang team ng Phoenix Suns? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay update sa coaching na itong ang team ng Philadelphia 76ers. After na malaglag again sa round 2, Doc Rivers ibabalik nga ng team ng Philadelphia 76ers bilang kanilang head coach next year. At despite nga yan, mga idol, maraming NBA fans ang ayaw na kay Doc Rivers dahil hindi naman daw ganoon kagalingan itong coach na ito. Overrated nga kung tawagin ng maraming NBA fans itong si Doc Rivers. Pero para nga sa ating panghuling balita na, mga idol, pag-uusapan natin ang isa na namang trade scenario para sa team ng Los Angeles Lakers. Sa trade ngang ito, mga idol, magiging ka-partner ng Lakers ang Minnesota Timberwolves kung saan makukuha nila itong ang si D'Angelo Russell, si Patrick Beverley. Kinakailangan naman nilang ibigay ito nga si Russell Westbrook at pati na rin si THT at ang kanilang 2025 first round pick. Sa unang tingin ay parang bad trade ito para sa team ng Lakers. Pero kung susuriin nga daw natin, mga idol, ito nga si D'Angelo Russell ay magandang player daw na pang complement dito kay LeBron. Kayang-kaya niya nga daw maglaro off the dribble, kaya niyang gumawa ng kanyang sariling puntos at kaya niya rin na maglaro off ball. Kagaya ng ginawa niya noong kakampi niya si Stephen Curry, kung saan nga, mga idol, ay nag-average siya ng kanyang career high 23.6 points per game. At madadagdagan pa sila ng isang magaling na defender na si Patrick Beverley. Kaya nga para sa mga Lakers fans, mga idol, ay magandang araw itong trade na mag-i-improve sa team ng Lakers. Pero ang tanong, ang Minnesota ba ay ipapayag dito sa trade proposal na ito? Pero kung kayo, mga idol, ang tatanungin, approve ba kayo sa trade scenario na ito para sa Lakers at Wolves? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At ito namang si Stephen Curry, mga idol, ay may mensahe nga dito sa tinalo nilang team na Memphis Grizzlies. Ugly, hard-fought game. They're a great team. They pushed us. Figure out a way. Keep shooting. Hey, keep shooting! You make some adventure. Hard-fought game nga daw, mga idol. Pinush nga daw sila talaga na itong team ng Grizzlies. Pero at the end nga daw ay nakahanap sila ng paraan para manalo at mag-advance sa Western Conference Finals. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!